Salamat sa pag-iingat mo sa aming Panginoon. Bagamat hindi kami dapat ang mahalin, bagamat hindi kami dapat ang pagkalain, tumatanggap kami ng mga pagpapala at biyaya dahil sa iyong malungkot na tawad kami. Kaya ang Panginoon na sa hapon mo ito na sa aming po, patuloy na paglapit sa iyo ay nilisim kami at gawin kami karapat-dapat. Patawarin naman kami, Panginoon, sa lahat ng aming manalo ang pagkulang at pagkakasala sa isip, sa lita at maging sa lawa. At hayaan mo, Panginoon, na sa kapatuloy ito, makapaghandog kami sa nang naaayon sa iyo. Makapaghandog kami, Panginoon, na karapat-dapat para sa iyo. Dalangin mo namin, mga Diyos, na patuloy mo panubayan ang kahulungan at gawain mo na ito sa kapatuloy ito. Pagpalain ang bawat isang po sa amin na nakarating sa lugar nito. Pagpalain ang dala-dala namin mga pre-requests. Pagpalain, Panginoon, ang aming mga kahilingan. At sa huli, Panginoon, ang kapangyarihan ng walang Espiritu na ang maghari sa patasunod na lugar nito. At ang naman, Panginoon, ang maaaring maging distractions sa aming pakikinig at pagtanggap ng mga salita. Sa pangalan ng Jesus ay masabi mo ang mga bagay sa Panginoon. At hayaan mo na ang bawat pagsasabi ay malayang makapagsaya at makapagpuri sa iyong presensya. Muli, Panginoon, ito po ang aming mga samo at panalangin sa mga pangyarihan ng pangalan na aming Panginoon Jesus at kay isang panalangin ng aming inubahin si Maria. Sa kanilang mga pangalangin ng Espiritu Santo, amen. At ipupurihin ang Panginoon. Hallelujah.
So kung mabinyayan ang pagbalang makapun sa lahat, mga binamang kapatid at magulang. So ating pong basahin ang kanyang mabuting balita. Kung kayo po'y pinagamit niya, ay kanyang po kayo. Nabuksan natin ito sa Ebanghelyo ng Panginoon dahil kay San Mateo. Matthew chapter 5, mula po sa verse 1 hanggang sa verse 12. Ito pong sinasabi sa wikang Maliaga. Now when Jesus saw the crowds, he went up on the mountainside and sat down. His disciples came to him, and he began to teach them. He said, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. Nang makita ni Jesus ang napakaraming tao umakyat siya sa mundo. Pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya'y nagsimulang magturo sa kanya. Pinagpala ang mga tao, walang inaasahan kundi ang Diyos, sapagkat kabilang sila sa kanyang lalaki. Pinagpala ang mga nagdadalang hani, sapagkat aakawin sila ng Diyos. Pinagpala ang mga magpagpapaba, sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y niyang pasiyahan ng Diyos. Pinagpala ang mga abahin, sapagkat kahakapagan sila ng Diyos. Pinagpala ang mga may malinis ng puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan sa kapayapaan, sapagkat sila'y itutumuli ng mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga inumusin ng dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kanilang ulamin. Pinagpala ang mga ninalain at inumusin ng mga tao at pinaparamahan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasampalingan ng dahil sa atin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa lahat. Alalahanin niyong inusin din ang mga propeta mo na una sa inyo. Mga minamahal ko kapatid, ang magulang sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pero pa namin, Panginoon. Palapakan mo din natin sa mga wala sa natin. Lahat ko na ang sinapuloy at ang salamat sa ating Panginoon. Sa mga mga iwan ko po, mga kapatid, nais ko po na harapin mo ito ng reward sa Diyos sa kanya. Kapagpahalang hapon sa iyo. Binabati kita. Dahil naniniwala ako. Ngayon pa lamang. Malaki. Ang iyong gantimpala. Mula sa Panginoon. Amen po ba? Yes. Sa Lord, sa Dito. Lahat ng naniniwala sa iyo ngayon ang gantimpala. Makakaunan ng mga pasalamat sa Panginoon. So once again, ang last afternoon sa ating pong lahat na KMB sa mga nakikinig at nanonood na po sa ating pong KMB live. Ayan, so samahan niyo po kami at magkasama po tayo ng mag-aisa po tayo magnilayan sa araw na ito ang mabuti balita ng Diyos para sa bawat isa po sa atin. And so my dear brothers and sisters, dahil ang oras po natin dito sa loob ng bahay, mga kayo hindi na naman ganun patagal. Gusto ko pa sanang magtanong na po ng isang bagay po sa inyo. Are you struggling to be a good person? Amen talaga na malakas ang amen natin. So alam niyo yung kayo po, tanongin mo siya, are you struggling to be a good person?
Tanungin mo rin siya, what about being a good Christian? Ano kayo sa mga pwes? Amen. So, mga brothers and sisters, yung unang tanong natin, are we struggling to be a good person? Siguro, lahat sa atin yan ang struggle natin. Amen po ba? Lahat sa atin yan ang struggle natin. Kasi kahit ikaw alam mo maging kabain, kung minsan, susubukin at susubukin yung pasensya mo. Amen. Susubukin ang iyong pag-unaw. Susubukin ang iyong karakter. Susubukin ang iyong pagkakao. Kung minsan, makapagandang magulang, pakatapos lang natin magkasal. Pinatanin lang yung kabatis. Kung minsan, kapagandos lang ng simbahan, pinatanin na agad na tukso na susubok sa ating mga pasensya. Amen po ba? And so, ito ang mas problem natin bilang mga tao, to be a good person. Pero, what about being a good Christian? Ano po? What about being a good Christian? So, we have a higher calling sa ating mga Panginoon na kung nais natin maging ganap at mabuting Kristiyano, kailangan mo lang natin ang ating mga Panginoon Jesus. Amen po ba? At kung pagiging mabuting tao ay mahirap at medyo struggling, meron tayong struggle, mas meron tayong struggle sa pagiging mabuting Kristiyano. Amen po ba? Kasi mas mahirap ang kapatid mo at magulang ang ipinagawa sa akin ang ating mga Panginoon. Ano po? Kung titignan natin sa perspective natin bilang mga tao, ang hirap maging banal. Amen po ba? Hindi lang basta maging mabuti, kundi ang hirap maging banal. Kaya ang mga banal po, karamihan sa kanila, mamamartir. Mahirap magpakamartir. Tama po ba? Tanungan niyo katabi mo, kaya mo kong magpakamartir. Ano kaya sa kanya? Hindi po sinasaktan ka na mayroon niya gagawin. Hindi mo nilalayan niya, pero may gagawin. Hindi mo nilalawa na, pero hindi ka gagawin. Ang hirap maging mabuti ka. Ang hirap maging martir. At mas lalang maghirap maging isang mabuti Kristiyan. Pero may difference sa sisters, sa nabasa natin mabuting balita ano, ipinakita ng ating mong Panginoon Jesus, yung mga makakilan ng tao pinagpala. At ang tao pinagpala, ito yung mga tao nagiging matuwid at nagiging mabuti sa patingin ng ating po Panginoon. Amen po ba? Amen po? So ito po, no? Yung mga na-mention sa ating po binasang mabuti balita, ito yung mga tao mga pinagpala. Yung mga tao mapagpamababa. Yung mga tao may matinding ngayon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang basta may desire na sumunod sa kalooban, kundi masigli, matinding ngayon na sumunod sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang isa lahat ng mga may malilinis na puso. Bakit? Ano pong sabi nito? Because those people who have clean heart, nakikita nila ang Panginoon. Tanungin mo katabi mo, nakita mo na ba ang Panginoon? Ano kaya sa kanya? Natatapos na ba ang amen? So, in the brothers and sisters, another, mapapahalag ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. So ito yung mga katangian ng mga tao na sinasabi ng ating Panginoon na mapapalad. Ano pa kung minsan, ito yung mga katangian na kinakailangan natin para tayo po ay maging ganap na tagasunod ng ating mga Panginoon. Dahil ang layo din ng ating buhay bilang mga Kristiyano ay ipartner ng ating buhay, kopyahin ang buhay ng ating mga Panginoon at mag-ibigin natin dito sa mundo ito. Because we are the living body of Christ sa mundo ko ito. Tayo ang kanyang extension. Sa kanyang pag-akit sa langit, iniwan sa atin ang banal na Espiritu at tayo ngayon na nag-sisid with the mind, paa, labi, at puso ng Panginoon para sa mundo ito. Amen po ba? So sabi ko yan, no? Whoever thinks to live in Him must walk as Jesus did. Sabi ko yan sa chapter 2, sa 1 John chapter 2, verse 6. Sabi nga, whoever thinks to live in Him, yan, must walk as Jesus did. Tanungin mo may katabi mo, kayo mo bang mag-sacrificio? Ano kaya sa buhay? Siguro, yeah. Most of that's because, no? Kasi, kaya kayo nandito, we have sacrificed yung kasama namin yung family natin kasi gusto natin sila magbigyan ng maganda ang kinapapasa. Gusto natin mong sumigaw para sa ating maganda ang kinapapasa. Pero, can we sacrifice like how Christ sacrifice for us. Kaya natin ang sakripisyo, katulad ng pagsasakripisyo ginawa sa ating
ng ating mga pagkakulong. Ano po? So, sabi niya, those, ano po, those claims who live in him, sa mga nagsasabi na sila ay nabubuhay ayon sa kanya, ay dapat lumakad tulad ng sa ating Panginoon Jesus. And so, kapag uusapan po natin sa hapon po ito, paano ba tayo makakalakad? Katulad sa paglakad ng ating mga Panginoon Jesus. Ano ba yung mga katangian na dapat namin magsumikapang nangyayin? Sinabi po magsumikapang ibig sabihin, meron tayong sarami sa ganung bagay. Ano po, bilang mga tao hindi tayo na pwento, iba-iba tayo ng ugali. Amen po ba? Iba-iba tayo ng ugali. Iba-iba tayo ng level ng patience. Iba-iba po tayo ng level ng pagtanggap at pagunawa sa ating kapwa. Iba-iba din tayo ng tolerance sa pag-ugali ng ating kapwa. Amen po ba? Pero iba sa atin, nakahit mawalit ka na mawalit dyan, kung kaila wala akong pakayang sa'yo, bakit? Sanay ako sa ganyan. Pero may mga tao na hindi sanay sa mga umulit na tao gano'n. Iba-iba po tayo ng pag-ugali. Pero bilang isang Kristiyano, iisang mula bata, identity, na nakikita sa atin at ating isinasabuhay. At ito po yung identity ng ating Panginoon Jesus. Harapin mo yung tabi ko, sabi mo sa kanya, ang Panginoon Jesus. Hindi siya pasabay. Pasaway ka ba? Ano ba yung sabi niyo? Ano ba yung sabi niyo? Siguro, out of 10, 8 times siya nagiging pasaway. Hindi na minsan yung kapatid. And so, ano ba yung mga katangian ng ating mong Panginoon na kaya natinuro sa atin na dapat natin naglay in order for us to walk like Jesus Christ. Like how we walk. So, makikita natin sa New Testament, ano po, particularly sa Gospel, sa four Gospels, sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, yung mga bagay na tinuturo ng ating Panginoon. Na si Jesus Christ mismo ang nagsabi, at ito yung mga pag-inilaya po natin sa hapon po na ito. Ayan. So, the core values taught to us by Jesus Christ. Sabihin po ninyo, core values. So, ito po yung dalawang salitang mahalaga po. Core values. Kung sinabi natin core, ibig sabihin kaloob ng loob. Ibig sabihin pinakamahalaga, pinaka-importante bagay. Pag sinabi natin values, sa Tagalog ng value, halaga. Amen po? Sa Tagalog ng value, halaga. So when we say values, ito po yung mga bagay na atin po pinapahalagahan sa ating mga sarili. So pag-uusapan natin sa ato na ito, hindi yung mga material na bagay, hindi yung mga pag-uugali na pinapahalagahan ng bawat isa sa akin. Kapag ang bagay ay mahalaga sa iyo, hindi mo siya aalisin. Tama po ba? And so, bawat isa sa akin, meron tayong kanya-kanyang values. Kaya sabi ko kanina, meron tayong kanya-kanyang pag-uugali. Ano po? So, meron tayong kanya-kanyang values. At itong values na ito, mga bagay na pinapahalagahan natin sa ating mga buhay, kaya natin nahihigil kasi nagagamit natin bilang mga tao. We found it beneficial to us. Nagiging kapaking pakinabang sa ating daily life, sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating pakikisalamuha sa ating kapwa. Kaya may ilan sa ating dito na talagang napapasiyahin kasi ilang values nila. Nakakatulong sa kanila yun. Na kahit anong mamahal ko, minali ang anong magkaharap ko, sino magkaharap ko, magiging masayari ko bakit. Kasi ito ang nakakatulong sa akin para makasurvive kung hindi ang tao. Amen po ba? Amen po ba? May ibang tao naman na napakamasunin. Kasi hindi nang nagiging beneficial sa kanila. But, hindi nagiging beneficial sa kanilang kapwa. Hello? Nakakasunod tayo. So, yung mga values, yung mga pag-uugali na ating kinikip sa ating mga sarili kasi nagiging beneficial ito sa atin. Pero, bilang mga Kristiyano, hindi lang tayo dapat nakatingin sa ating mga sarili. Ang ating mga sarili ay hindi natin pag-aaring. Mag-aari tayo ng ating Panginoon. And we should be able to share ourselves to others. Paano ka magiging blessing kapatid kung hindi mag-share ang sarili mo? Paano ka magiging happy or instrument ni Lord na kanyang blessing kung hindi mo ibabahagi ang iyong sarili sa iyong kapwa? And in order for us to share ourselves to others, dapat kung anong katangian ni Cristo na meron siya, yun ang dapat tutunaran mo natin. Amen po ba? So para sa atin, mga kapatid, experience is the best teacher. Kaya tayo nagtuto kasi sa mga experiences natin. Pero bilang isang tagapagturo, bilang isang teacher,
Bakit may kita hindi mo na yung katabi mo? Naranasan mo na ba? Nabagturo. Ano kaya sa mga ito? Siguro kung may mga anak kayo, may first teachers na mga anak kayo. At alam nyo na hindi biro ang magturo. Hindi biro ang magturo. Nakakambes ka uling tingin mo. Nagturo ganito, maghapag ng kutsara, pero hindi nga maunawaan ang bata. Na ganito, maghapag ng lapis, pero hindi nga agad. Siguro sa mga nag-aral ng education or nakapagturo dito, alam nyo na sa pagtuturo sa isang bata, iba-iba ka lang ang dati, yung isa, di ba ang kulit? Mahirap sila turuan. May mga slow learners, may mga advanced learners. Na so, iba-iba ang pace ng pagtuturo ng bawat isang kursante. Pero, bilang mga Kristiyano, with your brothers and sisters, we should impart na ano po, something na ating po natutunan sa ating po kapwa. Kailangan meron tayong maituro, and there is no better way to teach a person to become a good teacher than to show them ang good example. Amen po ba? Amen po ba? At sa mga apostol ng unang panahon, ang kanilang main teacher ay ang ating Panginoon Jesus. Ipinakita ng ating Panginoon Jesus na yung kanyang sinasabi, isinasagmuli at ginagawa niya. Kaya maraming pariseryo ang nagsiselo sa ating Panginoon Jesus, nag-iingit sa ating Panginoon Jesus. Dahil kapag siya ang sasalita at nagtuturo sa mga tao, nakikinig at naniniwala yung mga tao. Parang pinabati mo lang yung mga tinutulong presyo, si Jesus na lang pinatitigan. Ito yung malaking kaibahan ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesus sa pagtuturo ng mga presyo. Ang pagtuturo ng mga presyo, masyado silang bookish. Walang patasin niya niya, kailangan sundin niya. Pwede hindi masama yun. Pero sabi niya ng Panginoon, hindi ka ang batas para sa tao at ang tao, hindi para sa batas. Amen po ba? Amen po ba? Ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, nakikita ng mga tao na naisa sa buhay niya yung kanyang sinasabi, yung kanyang pagtuturo. Now, ito yung ugali, ito yung katangian na dapat makita sa atin bilang mga Kristiyano. Kasi mahihirapan tayo ng pagtangkay kung hindi nakikita sa atin na isinasabuhay natin yung ating mga pinakikitan. Amen po ba? Amen po ba? Para po sa katabi mo, sabi ko sa katabi mo, walk tayo po ba ito? Walk the talk. Amen po. Walk the talk. Walk the talk. Kung alin sinasabi natin, gawin natin. Mabuhay tayo ayon sa ating sinasabi. Walk the talk. So, ano po yung mga ugali? Ano po four values na tinuusabi ng aming Panginoon na makikita natin throughout the Bible, particularly sa mga Gospels. Ang pinakauna, ito po, do the right thing for the right reason. Gawin mo ang isang bagay na tama sa tamang reason. Sa tamang pagdadahilan, sa tamang intention, sa tamang motivation. Dito papasok yung pinatawag natin integrity. Pag sinabi nga natin integrity, paggawa ng bagay na tama at mabuti kahit walang nakakakita. Kapatid, bakit mo ba ginagawa ang isang kabutihan? Bakit ba tayo tumutulong sa kapwa? Bakit ba tayo nagpahandog sa simbahan? Bakit ba tayo nagbibigay ng mga donations? Bakit tayo tumutulong sa may mga sa mga nasa na dumadami sa sakuna? Tulad niyan, nagkakaroon ng buwan ng taal. Eh hindi tayo, eh hindi tumutulong ang buwan ng taal. Marami na lang tayo tumulungan na ating mga kapwa Pilipino na po sa Pilipinas na mamailangan. At kung mga nakakarakan, ang dami mong hindi naman sa Pilipinas, bumuo sa mga pagpapahala o dahil sa ibang ibang bansa sa mga kababayan natin mula sa mga kababayan natin. And so, we better ask ourselves, why are we doing such things? Bakit ba ako gumagawa ng kabutihan? Bakit ba ako nagsisimba? Ito po yung unang core value na inuusapin ng ating Panginoon na do the right thing for the right reason. Kapag hindi tayo nakikilos na dahil sa wala na. Although mayroon mga involuntary movement sa ating katawan, sa ating involuntary movement, hindi natin control yun. Yung digestion sa ating dyan, hindi natin control yun. Hindi natin pwede ito sa yung small and large intestine natin kung magunto namin yung magkain natin. Hindi natin pwede sabihin yun. Hindi yung mga involuntary movements. But mostly, sa lahat ng ginagawa natin, ito ay galing sa isang reason. Ito ay may pinagmumunan. Ito ay may pinaggagalingan. Amen po ba? Amen po ba? O bakit ka tumaki? Kasi tutong ako. May dahilan. O bakit ka tumuko? Nakakalin ako ng katahin. Ang tanong, bakit kayo nandito at nagsisipa?
Sige mo sa atin. Kung iisa-isa nyo kayo, bukas na tayo matatapos. Pero, do the right thing for the right issue. Diyan papasok ang integrity. Ang aming Panginoong Jesus, kahit sa gitna ng maraming tao, o kahit nag-iisa siya, o kahit kasama niya ang kanyang mga anak, hindi nagbabago ang kanyang sinasabi at ang kanyang pagkatao. Amen po ba? Amen po ba? Ito dapat ang maging katangian natin bilang mga Kristiyano. Bakit maraming pamilya, magkakaibigan ang nag-aaway-aaway? Kasi pag magkakaharap, ang babalik. Pero pag nagkatalikod, nagsasasama. Do the right thing for the right reason of me. Bakit ka maninira na may papa? May dahilan yun. Siguro insecure ka. Siguro tingkit ka. Do the right thing for the right reason of me. Happy integrity within yourselves. Kung ikaw ay nagsasabi, ikaw ay Kristiyano at nagsasabi ni Kristo, tularan mo si Kristo. In the midst of persecution, he chose to understand. Hello? Hello? Sa tingnan ng pag-uusi, ipilag pa sa Diyos niya. At nung mamamatay siya sa krus, ang pag-ibig niya sa kanyang Ama sa langit, patawarin mo siya, hindi inhala ang kanila. Do the right thing for the right reason. So, kung pag-usahin po natin na yung Matthew chapter 6, wala po sa verse 1, wala sa verse 4. Pag-ingatan ninyo kung hindi pakitang tao, ang pagpapag ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatanggap ng himpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nabibigay ka ng emos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkumari sa mga sinagoga at sa mga nagsangan upang sila ipuhihin ng mga tao. Tandaan niyo, tinanggap na nila ang kanilang himpala. Sa halip, kapag nagbibigay ka ng emos, huwag mo nang ipaalam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong tihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong Ama na nakapakita ng kabutihan ginagawa mo ng tihim ang siyang pagbibigay ng ganting para sa iyo. Amen po ba? Palapak natin sa iyong pagkakas. Kung hindi po no, sa verse 1, pag kinala ninyo hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Ito'y sinabi ng ating Panginoon sa kanyang mga ito. Sa kapag sa kanyang pagtuturo sa mga tao, ang ingatan ninyo na huwag pakitang tao yung pagtupad ninyo ng tungkulin ninyo sa Diyos. Kapatid, bakit pa tayo ngayon? Bakit pa tayo sa iba? Ito'y pinakaunang tinanong sa aking sarili nung ako ay nag-design na maging preacher dito sa gawain ito. Sabi ko, bakit ako tutugod sa panawagan ng aming pupunong lingkod? Bakit ako tutugod sa panawagan ng Panginoon? Bakit ako magbibigay ng aking sarili na kung saan ako kagala para mag-enter sa retirees? Bakit ko kahayaan ng aking sarili na sumunod sa itinuturo sa iba at mag-aral ng aking sarili sa iba? Pati ito'y pinakamalaking tanong na isa sa pinakamalaking tanong na sinagot ko sa aking sarili. Ano yung pautaw? Na nung pagkakataon ngayon, hindi mo agad nasagot yung mga nakaharap ngayon. Dahil sa totoo lang, ng mga kapalingkod magulang, bilang mga tao, minsan, hindi pa buo ang ating desisyon na maglingkod sa Diyos. Pero ang mahalaga po dito, pero kayo pagdanais na maglingkod sa Kanya. At kapag nagpatuloy tayo, unti-unti ipapaunawa sa iyo ng Panginoon kung ano ang kanyang lagi para sa iyo. Doon mo mani-discover kung bakit niya naglingkod sa Panginoon. Naglilingkod ka sa Kanya kasi alam mo wala kang magagawa kung hindi lang sa Kanya. Naglilingkod ka sa Kanya na hindi mo maahansin kung ano meron ka ngayon kung hindi lang sa biyaya ng Panginoon. Amen po ba? Walang pakanapin sa inyo. Doon po ang unang bagay na do the right thing for the right reason. So ibig sabihin, kailangan maging tama yung pagdadalhin natin. Kailangan maging tama at naaayos yung ating pong pangangapitan. Kasi ito gagawa ng bagay kung hindi ito nakaayos sa isang pangangapitan sa isang dahilan. So do the right thing for the right reason. Pakalawa, pakalawang core value na ilinuro sa akin ng aking Panginoon. Pray God's agenda, not yours. Tanungin mo yung katabi mo, may agenda ka ba?
Ano kayong sagot niya? May kanya-kanya tayong agenda sa ating mga buhay. Amen po. May kanya-kanya tayong lahi sa ating mga buhay. Hindi mo kakausapin yung kapwa mo kung wala kang agenda, wala kang lahi. Kaya ako ang first pointer natin na doon, do the right thing for the right reason. Kasi bago sa sakin, meron tayong lahi, meron tayong goal, meron tayong agenda. At we are being forced to act na doon at pinito tayong umiigos. Kasi meron tayong gusto pag-ugin. Meron tayong gusto mangyari. Gusto natin makamit yung mga pangarap natin. And so, the second core value na binulong sa atin ang ating pangarap, pray God's agenda, not yours. Ang palagi na tinihingin sa atin ng mga buhay ay mangyari na ba ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban natin. Ano po ba yung panalangin na binulong sa atin ng ating pangarap? So, sabi sa Matthew chapter 6, verse 13, this then is how you should pray. Di pa nalangin nyo ng Panginoon. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. From the very beginning of this prayer, kanito na lang pumapatungkol ang pananalangin, iba sa ating Panginoon. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Kapag sa atin kung mananalangin sa Panginoon, tatandaan din natin na nananalangin tayo, humingi tayo ng gabay sa atin ng Panginoon kasi gusto natin na maiayos sa atin ng mga buhay. Gusto natin dumating sa buhay natin ang magandang bagay. Gusto natin magpalaki tayo. At pagpapalaki tayo, kapag ang hinahangad natin na maganap sa ating buhay, ay kung ano yung panahon ng Diyos. Amen po ba? Dahil lahat ng nais ng Panginoon para sa atin ay pagpapala. So pray for God's agenda, not yours. Pero huwag natin kakalimutan kapatid na sinabi din sa Biblia, kumatoka at ikaw ay pagpapasa. Humingi ka at ikaw ay kapatid, unangin mong hindi na mangyari sa buhay mo na wala Diyos. Bago mong hindi ang gusto mo. Inadala ng Lord yung puso mo sa bagay na dapat mong hindi. Amen po ba? Amen po ba? At pakasisipuro tayo mga kapatid na lahat ng bagay natin, na lahat ng bagay na ating nilangan, ipagkakalaw sa atin ng ating Panginoon. Amen po ba? Harapin niyo katabi mo, sabi mo sa kanya, huwag kang magsasawa. Huwag kang magsasawa. Nagumuha ng prayers. Huwag kang magsasawa. Na manalangin. At magdasal. Amen po ba? Malaki ang kapagandahan ng persistent prayer. Amen po. Yung panalangin niya, yung palagi mo isinasama sa iyong prayer request, sa mga bagay na tinadalangin mo sa ating Panginoon, malaki pang naman tatanggapin mo. Amen po. Malaki ang posibili sa kapagandahan ng ating Panginoon. So, this is the second core value na ginawa sa atin ng ating Panginoon. Pray for God's agenda to the Lord. Sa ating panagalangin, nagbihingi natin mangyari ang kalooban ng Diyos, hindi yung mismo ang ating kalooban. Kapatlo po, ayan, forgive others. Harap ka sa katabi mo, forgive others. Forgive others. O, harap ka sa katabi mo, sabihin mo magpaawag ka. Sa kaliwa naman, magpaawag ka. Sa likod, magpaawag ka. Tayo kaya natin lubusan ng patawad. Ulitin ko po yung term na lubusan. We cannot say to a person that I forgive you, just don't show yourself to me. Di natin pwede sabihin nga, papatawadin din namin, pag-iusap na huwag ka na magpakita. May pakiusap mo yun, at mag-ari mapalit. We cannot say to others such things like that. At sasabihin natin, pinapatawad natin sila. Remember, my dear brothers and sisters, that the goal of forgiveness is for one person to reconcile with another. This is the same goal na ating ginagawa kapag tayo ay nagpupumpisa. Ang layo ni natin, hindi lang masabi yung ating kasalanan, kundi mareconcile sa ating Panginoon. Amen po ba?
Amen po ba? Kapag ito po yung forgiven and not forgiven. That is true. Kasi hindi mo naman makakalimutan yung kasalanan ginawa niya sa'yo. Ang pagpapatawad, sabi nga po, ay isang pahel sa kanya. Ito lang po, si Father Pilani ba yung pinapakinggan ko? Sabi nga niya, ang pagpapatawad ay hindi para magkakaroon ka ng amnesia. Bakit daw? Kasi ano naman yung siya, walang maaalala. You can certainly not forget the things that other people have done to you. Lalo yung mga masasakit at yung mali. Hindi mo makakalimutan yun. Pero ang kakalimutan mo, yung sama ng loob na naitulog mo. Kasi nga, magpapatawad ka. So kapag sinabi mo na pinapatawad kita pero huwag ka na magpapakita, hindi ganap yun kapatid. Hindi ganap yun kapatid. Malalaman mo ang lubos at naging ganap ang pagkakawarang ipinagkaloob mo sa iyong kapwa kapag nakita mo siya, kaya mo na siya niya kapit. Eh, ilan po ba? Tanongin niyo katabi ko, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya mo ba? Amen. Manapakalan ng siya wala siya ngayon. Kakalanin natin sa puno at sa biyaya ng ating Panginoon. So, yan po yung sinasabi sa Matthew chapter 6, ano? Verse 14 to 15. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive others your sins, your Father will not forgive your sins. Kaya naman, kung hindi tayo ipapatawad, hindi rin tayo kapag nagpatawad tayo, tayo ay patatawarin. Kung ano yung panunod na ating ginamit sa ating kapwa, sa ating panunod ang gagawin sa ating. Amen po ba? O, sabi mo sa katabi mo, kaya naman. Kung gusto mong magpalain, magpala ka din ang isa. Amen po ba? So, ito po ang pangatlo. Ano po? Forgive others. The third core virtue. Ano po, na itinuro sa atin ng ating Panginoon sa New Testament, sa kanyang pagtutulong, sa kanyang pagmimisyon ay ang pagpapatawad sa ating kapwa. Ang pang-apat, ito po, napakalaga niyo. Prioritize eternal things, not temporal ones. Eternal things versus temporal ones. Pag sinabi natin eternal things, ito yung bagay na pangwalang hanggan, panghapang buhay, kaya ang eternal. At itong mga bagay na ito, makakamutan natin sa susunod na buhay natin. Kapag kasama natin ang Panginoon, yung mga bagay na temporal, ito yung mga bagay na lumilipas. Yung mga bagay na kinakain ng tanga at ng kalawang. Yung mga bagay na kinakain ng anay. Yung mga bagay na sinisira ng mga peste. Yung mga bagay na nasisira at namawala. Ito yung virtue sa core values na itinuturo ng ating Panginoon. Ang pahalaga natin mas hindi ay yung mga bagay na sa eternal, hindi yung mga bagay na nalipan. Kasi kahit anong dami ng pera mo kapatid, kahit anong secure pa ang gawin mo sa magiging kabaon mo, sa magiging bibigan, hindi mo madadalan sa kabilang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Kapatid, hindi masamang magsumika para may ahawan mo sa libo. Kaya kapili niya ng Diyos ng buhay ng lakas, para gumawa ka ng effort para sumagana din ang buhay. Amen po ba? Amen po ba? Blessing ni Lord. Pero huwag natin kakalimutan na kapag tumatagal tayo ng pagpapala at na-achieve natin ko yung pangarap natin, blessing niya ng Panginoon. Without the grace of the Lord na lakas na binigay sa'yo, kaya na binigay sa'yo, hindi mo makakamtan na. Pero huwag natin kakalimutan na dapat natin mahalin at mas pahalagahan ang Diyos na nagbibili ng biyaya kaysa sa mga biyaya na natin. Amen po ba? Ito kasi ang hirap sa atin bilang mga tao. Kapag answer prayer na, nakakalimot na. Hello? Lord, pabalikin mo ako sa sakit na ito. May lima, malaman na mga ako kung paano pag-agalitin. Magbibigod ako sa'yo. Hindi ako absent sa gawain mo. Gumalik. Isang buwan, nandun present palagi sa gawain sa simbahan. Dalawang buwan, nandun present pa rin sa simbahan. Pakatlong buwan, eh, may nakaalit tayo. Nawala na sa gawain. Nawala na sa simbahan. Kapatid, tatandaan mo natin, pinagpilipuran natin yung Diyos niya natin tayo. Amen. Sabi nga mo sa Facebook, may nakakatuwa, huwag mong iwan si Kristo dahil kay Judas. Hello. Amen. Hello.
Gising pa po ba kayo? Kasi maraming tao na namatay ng simbahan na katulad mo at katulad ko, makasalanan din. May ugali din. Kung ikaw may ugali, ako meron din. Lahat kayo may kanyang ugali. Kung isa natin ang panahon, hindi tayo magkakasundo. Pero hindi na hindi tayo magkasundo para iwanan natin si Kristo. Ganon. Bato-bato po sa langit ng tamahan ko ako magbago. Amen po ba? Kung ayaw natin sila sa mga kapitang doon, mag-ugali ng ating kapwa, unahin natin papinuhin ang tayo sa ating mga sarili. Huwag din tayo masamaan, ugali. Amen po ba? Lahat sila nakainin. So, prioritize eternal things, not the temporal ones. So, kung ba sinabi ng Panginoon sa Matthew, chapter 6, ayan. Huwag din mag-ibog ng kayamanan dito sa lupa. Di kayo may naninirang insekto at kalawak at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-ibog kayo ng kayamanan sa langit, doon yung walang naninirang insekto at kalawak at walang nakapapasok na magnanakaw. Sapagkat kung nasaan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Tanungin mo yung katabi mo, nasaan ba ang puso mo? Ano ba yung nasaan niya? Dito. Eh, di kayo naman yung puso niya. Dito. Kapatid, nasaan ba ang puso na? Nandito. Prioritize eternal things not the temporal ones. Kung ano yung bagay na pinapaalagaan mo, nandiyan ang puso mo. Kung ano yung bagay na pinupuri mo kayamanan, nandiyan ang puso mo. Kung nasaan ang puso mo, nandiyan ang buhay mo. Kung pinapaalagaan mo ang pamilya, nandiyan ang buhay mo sa iyong pamilya. Amen po ba? Bilang mga Pinoy here, family-oriented persons. Pero yung kinapaalam na sa ating mga ating Panginoon, ibigay natin sa kanyang puso natin. Ibigay natin sa kanyang puso natin. Siya ang maging kayamanan natin. Amen. And this is our faith. Si Kristo lang sa pata. Amen po ba? Si Kristo lang ang kasapatan ng ating mga buhay. Amen. Si Kristo lang ang kapulungan ng ating mga buhay. Amen. Amen po ba? Nawa yung ating pong pag-ibig na nagmula sa ating pong mga puso. Next po, next four value. Ano po, nagtuturo sa atin ang ating pong Panginoon. Don't worry. Be happy. Amen po ba? So, ang hindi mag-aalan ng bang magkabalisa, ibig sabihin, tayo po ay bubos at pinapalatiniwala sa Panginoon. Pinapalitan ng ating pong pananagalataya yung takot, pinapalitan ito ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Ito yung maraming tinuturo ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Sa maraming pagkakataon, hindi nakita ng ating Panginoon Jesus na kapag sila itiwala, hindi sila pababayaran. Hindi nila kailangan maganda. Noong panahon na pinakain ng Panginoon Jesus ang 5,000 tao, out of 2 fishes and loaves of bread, nagkakaroon ng mga alagad, sa tayo kuha ng pambili? Sa tayo bibili? Nasa ilang lugar tayo? Pero tinuturo sa kanila ng Panginoon, kapag inayahan mo ang kapangyarihan ng Diyos ang pamilos, God will surely provide. Amen po ba? Hindi lang yun. After that incident, dahil ang mga tao, gusto nila ngunin si Kristo bilang halik. So sabi ni Kristo sa kanila, mauna kayo sa kabilang ibayo. Susunod ako. So nung nagmuna sila sa kabilang ibayo, habang sila itinataya, bumagyo ng malakas ngayon. Bumagyo kayo ng malakas. Nakita nila ang lalakas si Kristo sa tubig. Sabi niya lang, Nagto. Pedro naman, dahil pinabiga. Lord, kung talaga kayong yan, tutunan mo magkakad sa tubig. Nakapagkakad siya ngayon sa tubig. After ng incident na yun, nakita nila na pinapayaba ng Panginoong Jesus ang dagat ang hangin. Na maghangay ko sila, kapatid, ito yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Kung talaga nagtitiwala tayo sa kanya, aalis mo sa iyong sarili ang pag-aalala. At gagawin mo yung sinasabi sa Psalms. Ano yung sinasabi sa Psalms? Rejoice in the Lord always. Magalang na yung lagi sa Panginoon. Amen po ba? Kapatid, lahat tayo bigyan ng kanyang problema. Lahat tayo bigyan ng kanyang kalamutan ng pinagdadaanan. Lahat tayo bigyan ng kanyang kapighatian. Lahat tayo may mga bagay na inaalala sa ating mga sarili. Pero ito yung sinasabi sa atin ng ating Panginoon at palagi niyang tinuturo na huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala.
Amen po ba? At yun sabi ngayon, don't worry, be happy. Maging masaya ka. So, sabi mo ngayon sa sabi mo, kaya naman. Kung may problema ka. May problema ka. Kaya ko na lang yan. Lilipas na. Lilipas na. Mag-enjoy ka. Mag-enjoy ka. Sa presensya. Sa presensya. Ng Panginoon. Ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapang natin siya. Kung hindi pa sa sisters, maraming problema tayo ng pinapakala. That is beyond our control. Kung alam mo, wala kang magagawa, bakit ito problema rin? Magkatiwala ko sa Diyos. Manunog ba nakaka-insip? Manunog ba ka na? Manunog ba? Wala ka na sa katinuan. Bakit? Kasi ito makakamit ng solusyon. Kapatid, na kayo ng solusyon. Hanapin mo kayo ng solusyon. Hindi mo? So ito po yung sinasabi sa Matthew chapter 6. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayo mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo magbuhay o kaya itungkol sa susuki ng inyong katawan. Hindi man ang buhay ay itinig na mahalaga ay sa pagkain at ang katawan ay sa damit. Mas na ninyo ang mga lipot. Hindi sila naghahandi, hindi umahaliman o kaya natitipon sa kamay. Ngunit pinapakain sila ng inyong pamanala sa lagi. Hindi ba higit kayong mahalaga kaysa sa mga lipot? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisan? Ito yung tanong ng Panginoon. Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang oras na kahit ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng pagkabalisan? Wala. The more you worry, the more you become anxious, mas umiisi ang iyong buhay. Ito po yung topic natin na nakaraan ano, sa weekdays. Maiksi na ang buhay kapatid mo na paiksi pa lang. Life is short. Don't make it shorter. Amen po ba? Amen po ba? Mawarap yung katabi mo. Sabi ko sa kanya, paalala lang. Paalala lang. Maiksi ang buhay. Maiksi ang buhay. Huwag mo na lang paiksi. Huwag mo na lang paiksi. Amen po ba? Amen. Yung pagkaalala at makapagsabali siya, ipapaiksi ang buhay yan. Kaya nga kahit 40 years old ko pala, kapag sobrang balisang-balisa ka, mukha ka yung 60 years old. Bakit? Kasi gumugusto yung lakas mo, yung panahon mo sa pag-alala at pag-balisa. Hindi ka na kumakain, hindi ka na nag-libro. Bakit? Kasi wala ka na lang mag-ilos. Wala ka na lang mag-buhay. Kapatid, yan ang nangyayari sa mga taong depressed. Even mo ba? Ilang mga taong nangyari sa mga taong nag-i-impress, wala silang ganang mabuhay. Kaya pinapabayaan na sa hindi. Hindi na nag-aahi, hindi na nag-a-toothbrush. Bakit? Kasi tamad na tamad ka kumilos. Kaya masabi ng Panginoon, don't worry. Amen po ba? Be happy. Hindi pa mapagmasaya ka kahit na nag-i-tumala mo sa maliguhin. Ganato-ganato pa. Lalo kapag may ilang panahon, ay, nasa kondisyon ako sige, maliligoy ako kahit panahon. Pero kapag kahit mainit ang panahon, kapag wala kang gana, hindi ka nalabay. Wala kang gana. Hindi ka inspired. Amen po ba? Nakakasalit po tayo. Kapatid, ang pag-aalala at magkabagisa, nagpapatandaan ito. Kaya kita kayo mga anak niya, personal, mga bata ang tingnan. Bakit? Masaya sa presensya ni Lord. Ang dami mo po dito mga senior citizen na meron kakikita mo parang nasa week 40s lang. Ito, biyaya ng pagkakulong niya sa pagkakulong. Amen po ba? Biyaya ng pagkakulong niya. Natutuwa pa po ako, no? Lagi kinasabi nga po ng mga kasamahan ko para hindi na ako nadanda. Kasama ko lagi mga bata. Yaman pa. Ano po? So, nag-tuway po po ako doon na kamara. Nagpunta din po si Tamanin po, Head of Education, Sir Frateray. Sa lahat ng dumaan, kasi magkait kami para kumain, sa lahat ng dumaan siya kasi, kasi sila nila naman na ayun. Ako lang nila naman na ayun. Sabi sa akin, Frateray, kumakas ng bata. Anak, kaya sila yung mga bata. Masaya sa presensya ni Lord, gaming po ba? Gaming po ba? Kaya alam mo, no? Yung pagpunta sa mga ganitong gawain, hindi yan pagkakasaya ng oras. Bakit? Kasi yung mga pagpunta sa ganitong gawain,
dito ka nag-re-charge. Amen. Dito ka nag-re-charge spiritually. Amen. Dito mo'y ilalabas ng lahat ng pag-aalala mo. Paglabas mo, nakakinigan. Pero pag galing ka sa gawain, at paglabas mo, nakasimangot ka pa rin kapatid, may problema sa iyo. Amen mo ba? Ayan. Another four values na kinuturo sa atin ng Panginoon. Ayan. Do not judge others. Huwag tayo judgmental. Bawal judgmental. Ito ang nag-advertise ha. So sabi mo sa Matthew, alam mo, yung verse na lang, yung verse na babasahin natin ito. Sabi niya, huwag kayo kumatod ng kayo hindi katulad. So pag natakunan kayo ng Diyos, ayon sa paghahatol ninyo sa iba, at susukatin kayo ayon sa panunuhin na ginagamit ninyo sa iba. So firstly, bakit mo pinapansin ang uwiin sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang troso na sa iyong kita? Kapatid, huwag tayo maging judgmental sa ating kapatid. Palagi ko kung pinapaalala yan sa atin ako, na kapag kami lang ang magawa sa atin ang hindi maganda, palagi natin isipin, we did that personal skill. Siguro may mali sa kami. Siguro may pinagdadaan siya. Kaya sa maghirap ng hindi mong tunawain, siguro naguguluhan din siya sa kanyang sarili. Naguguluhan siya sa kanyang mga pinagdadaan. Kapatid, instead na tayo yung musika sa ating kapwa, ipanalangin natin. Ipanalangin natin. Walang mawawala sa iyo, mag-ibigin ka ba? Eh, nagbubaga ka eh. Kasi nakausap na spirit eh. Walang mawawala sa iyo, ipapanalangin mo ulit pa. Yung mga oras na ginagugol natin sa pananalangin ay hindi nasasabi. At ang panalangin na nagmumula sa puso, ang panalangin na tao kapagawin ay ang panalangin na hindi nasasabi. Amen po ba? So, do not judge others. And then, ayan. Siguro ito na po yung pangunin. Ay, hindi. Pangalawa pa lang sa muli. Ayan. If you want something, keep asking. Ipinapakita nito yung value, yung core value ng dependence on God. Pagdiniwala sa ating Panginoon. So ito po yung sinasabi na humingi kayo at kayo'y kumato kayo at kayo'y pag-uusay. Tumawag tayo sa ating Panginoon tayo ganyan. Tingnan po. And lastly, na po, ito tayo tatapos. Ayan. Pinakamahalaga sa lahat ng bahay ang pagiging masunurin. Kapag ikaw ay masunurin, ikaw ay baba, ako baba. Ang tao kung ikaw sa unang kapatid karamihan o kadalasan, ito yung mga tao na mataas ang kaluhan. Kaya tumitigil sa kanilang ulo kasi ang gusto nila, sila ang masunod. Pero kapag marunong ang sumunod, marunong ang magpasakot, ibig sabihin, mababa ang loob. Amen po ba? Amen po ba? Wala ka nakikita ang bata na siya ang nag-uuto sa kanyang nanay o tatay. Ang mabuting bata, sumusunod sa utos ng magulang. Hindi yan magtatanong, ba, bakit ang utos ng utos? Hello? Nakakasunod po ba tayo? So, obedience ko ba? Ano po? So, ito po yung sinasabi sa Matthew chapter 7. Yan. Hindi lahat ng tumatawag sa akin, ang inoon, Panginoon, ay papasok sa kanay ng lahi. Kundi ang mga tao sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa lahi. Sa araw ng pag-uho, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba sa iyong pangalan na itakaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa na kasamaan. Ang pagsunod sa Panginoon sa pag-ibig, pinapakita sa atin ano? Ang pagsunod sa Panginoon, hindi pa kinatawa. Hindi sa pamamagitan ng salita lamang. Nais ng Panginoon na patunay na yung pagiging masunurin sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng ating mga napakiinan at napag-aaral. So dito tayo magkatapos po. No? Sabi ni St. John of the Cross, then napakaganda na natin sa namin, if you wish to be like Christ, call or look always for the cross. Unais mo maging katulad ni Cristo. Unais mo maging katulad ng ating Panginoon Jesus. Palagi kang titingin sa krus. Always look for the cross. Bakit daw po? Bakit sa krus ka titingin? Dahil sa pamamagitan ng krus na yan, ipinapaalala sa atin that there is someone higher than us, greater than us, better than us, that all
offered himself para tayo maligtas. Tinuturuan ng tayo ng Panginoon na maging mapagpakumbaba. Para tayo maging mapagpakumbaba, palagi natin iisipin na tayo ay nakatayo sa paanan ng krus ng Panginoon. Kapag naaalala mo ang iyong kalagayan na ikaw ay nakatayo sa paanan ng krus ng Panginoon, hindi mo itatasan mo sa sarili. Bakit? May mas mataas sa iyo. Pero inalin ang buhay niya para sa iyo. Amen po ba? Amen po ba? Humility is the mother of all virtues. At pababaan niyo. Lahat ng mabuting pag-uugali na kaugat sa pababaan niyo. Kapag mababa ang iyong kapatid, magiging madali sa iyo maging mabuting tao. Magiging madali sa iyo maging mabuting kristyano. Pero kung mataas ang iyong kalooban, mahihirapan ka na nakasuluwa ang iyong kami. Magkakaroon ka rin ng problem with your relationship with them. Kasi ang tawang taas na mo, sub-center, ang buhay natin hindi tungkol sa atin. Ang buhay natin tungkol kay Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Bago tayo tapos, kapitin yung puso mo, kapitin sa kanyang puso. Magpatulog ka. Puso. Magpakumbaba ka. Puso. Puso. Magpakahabol ka. Magpakahabol ka. Amen po. Amen. Yes, tayo mulay ka ng mga kapatid mo sa lahat, para atin po maisurrender ang ating buhay sa ating Panginoon. Katandaan po natin that this life of us has never been truly ano po, ours. Ang buhay natin ay kung kita lang sa atin. Ito sa ating Panginoon. Para madali tayo makapagsunan na sa Panginoon at ma-achieve na magaya ang kanyang pag-uugali, mga kagali sa ating mga buhay. Palagi natin tatandaan that our life is not ours. Ginagamit na tayo ng instrumento ng Panginoon para sa kanyang kabutihan dumami sa atin. Maiparada sa atin sa atin. And so, habang tayo po ay nananalangin, sa pamamagitan ng awit nito, ano po alam yung awit nito? The song that let me start right now. Sabi nga sa iyo ang buhay ko, ito rin ang inaalam ko sa iyo. Ano ba ang nais ko? O Diyos, kapag sa awin nila ito, it's actually a prayer. Yes. Ano man ang nais mo, o Diyos, ikaw ang pag-asa. Kapag not our will, but God's will. Not our own desires, but it's the desire of God. Kapag yung prayer request mo, it gives na patalim. Kung meron kang malapit na katabi, akbay mo siya. Yung akbay mo ay pagkakalan. Hayaan mo sa pamamagitan mo, maramdaman niya, naniyayakan mo siya ng Diyos. That God is answering his or her prayers. That God is listening to that person. Hayaan mo sa pamamagitan ng ilig mo. Hayaan mo sa pamamagitan ng presensya mo. Maramdaman niya, na yung lahat ng panalangin niya naniyayakan mo. In order for a person to be good, he should first experience the goodness of God. And appreciate the goodness of God. And then we can share this goodness with others. Oh,
sa daan na inituro sa akin ng Panginoon. Dito lang natin maunawaan na wala talaga ang ating buhay kung hindi ito bibigyan ang halaga ng Panginoon. Dito natin maunawaan na ang kataasan ng katooban hindi magdadali sa atin sa kanyang bahay. Dito natin maunawaan na ang kabutihan na ating maranasan ay nagmumula sa Panginoon. And this goodness is the same goodness that the Lord wants us to share to others. Pag-ibig na pagtayo yung itang nararamasan sa katawan ng Panginoon, kahit hindi natin sa day, nagiging pagpapala tayo sa buhay ng ating kapwa. Dahil natutunan natin ang Panginoon sa kanyang presensya pa lang, magpapala natin. Let us pray with you, brothers and sisters. Ang maraming Diyos na nasa dami, ikaw ang Diyos na mabuti at ang lahat. Ikaw ang Diyos na nagkakaroon sa amin ng panibagong lakas at siglan upang sa paglilingkod namin, Panginoon, magawa namin ito na ayos sa Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kabuluhan sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, dahil magamit pa ulit ulit kami nagkakasala, pinagpapahala mo pa rin kami. Sinasamahan mo kami, Panginoon, ng iyong kapangyarihan ang mga bagay na aming itong ginagawa. Salamat, Lord, dahil magamit ang daming mula sa Diyo ng buhay na ito, hindi ko ito na kapulihan. Ginagamit mo kami bilang instrumento na pagbalain din ang buhay ng aming kapwa. Lord, ito po ang nais natin. Tama pa kayo ang buhay sa mundo ito. Gamitin mo kami bilang instrumento mo na ang pagbutihan ng iyong diwala ay namagalap sa buhay. Baguhin mo, Panginoon, kung ano man ang mga bagay na hindi tama ang nasa sa akin. Baguhin mo, Panginoon, ang aming puso. Baguhin mo ang aming mga isip na may magawa namin sa aming mga buhay na matularan ka natin. Na ang kabutihan ay bumubuhay sa aming mga puso. Na ang mga kabutihan ang aming ginagawa ay may kumitang tao lang. Dalangin namin, Panginoon, sa hapon na ito na ikaw po bahala na kumatagpong sa lahat ng paglalaki na ito na itinatas na ating mga kapatid. We also pray, Lord, for our loved ones na may inatagos sila kahit nasa buko sila. Pagkalo sa kanila, Lord, lahat na kanilang pangangayang sa ating parang. Biyayaan sila ng malakas at nalusod na pangangayang at madaya sila ng sakit at tumi ng parang tangan. Hindi pangitipon, pakainatan mo po kami. Iligtas din kami, Lord, sa lahat ng mga sakit, sa lahat ng papakamangayin at sa aming mga kapatid, kailangan namin na samahan mo kami. Taglayin naman namin ang kagalakan na mula sa iyo. Taglayin po namin ang inspirasyon paglingkuran ka namin ng aming mga buhay. Ito po, Panginoon, ang aming sabo at ang langit. Sa pangalan ng Jesus, ang naman, para naman ang Espiritu Santo.